Magandang umaga po sa lahat ng mga narito po ngayon sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Bible Program, Sunday Edition. O ngayon, tayo pong mga Kristiyano na mga tagalangit, darating po pala ang araw, itong katawan nating ito papalitan ng maluwalhating katawan. Kagaya po nung kay Jesus Christ. O ngayon, meron hong mga may mga nalilito diyan po sa punto na yan. Brother Willie, yung katawan natin ito papalitan kasi tayo tagalangit. Pag tayo isasama ni Jesus Christ sa langit, kailangan palitan itong katawan natin ito. Kagaya nung sa Panginoong Hesukristo. Ano ba yung katawan ni Jesus Christ? Nung siya mabuhay na mag-uli, di ba sarado po yung mga bintana, sarado yung pintuan. Nakakapasok siya. Lumilitaw siya sa kalagitnaan noong mga alagad na nagtitipon. Tama po ba? Tama po ba? Sarado yung bahay, yung bintana, yung pintuan, pero si Jesus Christ, nakakapasok siya ron eh. Hindi limitado ng matter yung katawan ni Jesus Christ kasi glorified body po iyon. Ngayon, meron pong laman at buto yung katawan na yun ni Jesus Christ. Kaya nga siya nagpahipo sa mga alagad eh. Ha? Ang sabi ni Jesus Christ sa Lucas 24:39, bigyan natin ng pansin. Nung siya magpakita sa mga alagad, tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan. Sapagkat ang isang espiritoy, walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Nakita po ninyo yung katawan ni Jesus Christ na nakakapasok sa saradong pintuan, saradong bintana ng bahay, siya po yung nagpahipo sa kanyang mga alagad. Nagulat nga yung mga alagad eh. Iniisip nila, isang espiritu ang nakikita nila. Sabi ni Jesus Christ, ang isang espiritu, walang laman at mga buto. Pagka espiritu, walang laman, walang buto. Si Jesus Christ, may laman at may buto. Amen! Ganun po yung glorified body. May laman, may buto, kaya nga nahipo . Walang dugo. Kasi, tayo pong mga tao, kaya tayo buhay, meron kasi tayong dugo sa katawan. Di ba? Ano ba nangyayari? Ha? Pag kami sinugod sa ospital, sinasabi ng mga nasa ospital, kaya ika namatay kasi naubusan ng dugo. Kailangan salinan ng dugo, hindi nasalinan. Di po ba? O ngayon, yung maluwalhating katawan, yun po ay hindi nakasalalay ang buhay nun sa dugo. Nagkakaintindihan po ba? May laman at may buto pero walang dugo. At si Jesus Christ, kumain siya, humingi siya ng pagkain sa mga alagad, binigyan naman siya ng isdang inihaw. Kumain si Jesus Christ. 40 days pa si Jesus Christ nasa lupa, kumakain, umiinom, kasalo ng mga alagad. Basa sa isang talata ng Gawa, sa Kapitulo 10, ganito po ang ating mababasa. Sa talatang 40 hanggang 41, siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una, sa makapitbagay sa amin, yung mga apostol, na nagsikain at nagsiinom, nakasalo niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Ha? Tinan niyo po, mga magulang at mga kaibigan, yung glorified body ng Panginoong Hesukristo, ha? Yun po ay may kakayahan pa yung kumain at uminom. Nagkakaintindihan po ba? Ayan. Naintindihan po ni glorified body.
Dahil yun po ay may laman at may buto, pwedeng mahipo. Si Apostol Tomas, di ba? Noong pagbigyan ni Jesus Christ yung kanyang kahilingan. Kasi, sabi ni Tomas, to see is to believe eh. Ha? Doon lang galing kay Tomas yung to see is to believe. Malibang aking makita siya, hindi ako maniniwala. Malibang mahipo ko yung kanyang kamay. Ha? Eh, hindi ako maniniwala. O, nung magkaharap na sila, o, pinahipo ng Panginoong Hesukristo kay Tomas yung kanyang kamay. Pati yung kanyang tagiliran, ano? Sige, ika, isuot mo ika, Tomas. Ha? Noong mangyari po yung request ni Tomas, sabi ni Tomas, Panginoon ko! Diyos ko! Hello? Ha? Yun ang lumabas na salita sa bibig ni Apostol Tomas, Panginoon ko at Diyos ko! Ngayon, meron nang nagsasabi, nagulat daw dyan si Tomas. Hello? Ha? Interesado po ba kayo doon? Meron nyo kasing mga nagsasabi, si Apostol Tomas hindi credible kasi nagulat siya nung sabihin niya yun eh. Yung Panginoon ko at Diyos ko. Nagulat daw si Apostol Tomas. Kaya lang, sabi ko, kung nagulat si Apostol Tomas, ba't naman si Jesus Christ, eh, tinanggap niya yung sinabi ni Apostol Tomas. Walang ginawa na reprimand, hindi sinaway ng Panginoong Hesukristo itong si Apostol Tomas. Kasi si Jesus Christ, eh, pag kami maling sinabi yung alagad niya, sasawayin eh. Tama po ba? Hello? Ah, ito pong mga nasa Facebook, limang po sa YouTube, sabihan tayo. Pag-aralan niyo po si Jesus Christ, pagka mali ang sinabi ng kanyang alagad, si Jesus Christ po ay agad kumikibo, agad niyang pagsasalitaan. 23 sa YouTube, 52 sa Facebook. O di ba si Apostol Pedro may sinabing mali? Ah, sabi ng Panginoong Hesukristo, siya po ay mapapako sa krus, mamamatay. Sabi ni Pedro, Panginoon, huwag mangyari sa iyo yan. Ano po ang sagot ng Panginoong Hesukristo? Lumagay ka sa likuran ko, Satanas! Ikaw ay tisod sa akin. Hello? Pagka mali ang sinasabi ng alagad, si Jesus Christ magsasalita. Tama po ba? Pero dito po kay Apostol Tomas, hanapin niyo po kung si Jesus Christ po'y pinamalian, tinutulan yung sinabi ni Apostol Tomas. Walang mababasa eh. Ha? O ngayon, eh, sige po, sundan ko na rin yung nagulat. Ha? Ako kasi ganun eh, pwede ko rin naman i-consider. O sige ka ako, pagbigyan na nating nagulat si Apostol Tomas sa kanyang sinabi, Panginoon ko at Diyos ko! Alin ka ako dyan yung ano, yung dahil nagulat yung mali ang sinabi. Hello? Sige, let us analyze. Kung ang sinasabi nila dahil nagulat, mali yung sinabi. O alin sa dalawang salita na sinabi ni Apostol Tomas ang mali? Hello? Ha? Yun bang Panginoon? Nung sabihin na dahil sinagulat, tama. Sige po, yung mga narito, pwede ko po bang mahingi ang inyong mga sagot? Sige po, sundan po natin yung mga nagsasabing ang pagkakasalita ni Apostol Tomas e bunga ng pagkakagulat kaya mali. E dalawa po yung sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. O, kung yung sinabi niyang Panginoon e dahil nagulat siya, tama ba yun? Ano po sagot? Tama po bang si Jesus Christ ay Panginoon? Sige nga po, yung mga narito, do you agree? Kahit nagulat si Apostol Tomas, yung sinabi niyang Panginoon, tama yun. Tama po ba? O ngayon, kung tinatanggap natin na kahit nagulat si Tomas, yung sinabi niyang salitang Panginoon ay tama, yung sumunod na Diyos ko. Ha? Yung sinabi niyang Diyos ko. O, ano ho yun?
Tama pa rin ho ba yun? Hello? Ha? Pwede ba namang yung salitang Panginoon, tama, dahil nagulat. Ha? Kahit nagulat, yung sinabing Panginoon, eh, dahil nagulat eh, tama. Tapos, yung sumunod na Diyos ko, mali na dahil nagulat. Hindi ho po pwede yun. Hello? Nagkakaintindihan po ba? Kaya, kahit nagulat pa si Apostol Tomas, kahit pagbigyan na natin, eh bakit nung sinabing Panginoon ko, eh tama, kahit nagulat. Bakit pagdating sa Diyos ko, eh mali na. O yan na sinasabi natin, ha? O ngayon, hindi yan ang paksa. Ah, nadaanan ko lang. Nadaanan ko lang po yung kay Apostol Tomas. Ang ating gusto pong linawin, kasi may nalilito, Brother Willie, eh, ba't ikaw bibigyan pa ng glorified body para maisama sa langit? Eh, Brad Willie, nadinig ko sa iyo eh. Pag namatay ang Kristiyano, yung espiritu ay nasa langit na eh. Hello? Hello? Yung iba nalilito, o ewan ko ba, bakit nalilito? Di ba ikaw, ginamit mo si San Esteban? Binato siya. Nung mamatay si San Esteban, tinanggap yung espiritu sa langit. Eh, di nasa langit na. Para ano pa yung sa rapture eh, bibigyan pa ng katawang maluwalhati. Hello? Meron ho kasing mga ano dyan eh, nako-confuse. Eh, nasa langit na pala, tapos eh, sa rapture eh, isasama dito sa lupa para bigyan ng glorified bodies, tapos isasama uli pabalik sa langit. Di ikaw magbabalik-balik. Sabi ko, ano naman, masama kung magbalik-balik. Hello? Yung iba pinoproblema ho yung ganun eh. Ha? Pinoproblema nila. Para sa kanila, pag nasa langit na, dapat sa langit na lang. Ha? Huwag na nga alis doon. Eh, hindi nga ganun eh. Si Jesus Christ, kaya po babalik dito sa lupa para mag-rapture. Sa anong mission niya? Para nga yung mga namatay. Ano ba namatay? Yung katawan. Yun ang inilibing. Kasi, yung mga nasa langit, ang tawag sa kanila, mga espirito ng mga taong ganap na pinasakdal. Wala pa silang glorified body sa langit. Hello? Naintindihan niyo po ba yun? Si San Esteban, tinanggap sa langit. Wala pa siyang glorified body. Ang mga apostol na matay, nilibing ang katawan nila, tinanggap ang espiritu nila sa langit, wala pa silang glorified body. Hello? Naipaksa ko na po dati yan eh. Ha? May kanikanyang batches ng pagkabuhay na maguli. Yung iba nabigyan na ng glorified bodies. Nagkakaintindihan po, pero yung iba wala pa. Maipagkakaloob yung glorified body sa rapture. Nagkakaintindihan po ba? Ha? Kasi, ang bubuhaying mag-uli ng Panginoong Hesukristo sa rapture, ang mga katawang namatay, yung mga katawang nilibing. Yung mga espiritu sa langit, sa rapture, isasama ni Jesus Christ para dito sa lupa maipagkaloob ang glorified bodies. Pag may glorified bodies na, saka ngayon isasamang pabalik ni Jesus Christ sa langit, meron na silang maluwalhating katawan. Amen. Amen po ba? Ah, mag-amen naman po itong mga nasa Facebook Live. Malamang ko lang kung naintindihan po yung sinabi ni Brother Willie. Yung mga nasa YouTube, sana po mag-amen din kung naintindihan.
Ang glorified body, katawang walang kamatayan, katawang walang kasiraan. Kasi ang katawan natin dito sa lupa, ito po'y may kasiraan, may kamatayan. Ito po nagkakasakit, ito po nasusugatan. Tama po, ito po'y tumatanda, ito po'y humihina, tatanda at lilipas din ako. Ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Di po ba yung awit na yan eh, pinapakita talaga kung ano po nangyayari sa atin dito po sa lupa. Tumatanda, lumilipas. Ah, humarap pa po sa salamin. Makita mo, malaki na po ang itinanda mo. Ah, malaki na po ang ano, ang kumupas na eh. Ah, kahit ikaw eh, dati pang Miss Universe. Diba? Si Gloria Romero, yung artista. Abi, talaga naman nung kabataan eh. Di po ba? Talaga namang sasabihin mo, napakagandang babae. O pero lumipas na po yung mga panahon eh. Di po ba? Ah, kita niyo po yung kagandahan niya eh. Ano na eh? Ala-ala na lang po ng kahapon yun eh. Tama po ba? Nagkakaintindihan po ba? Yung katawan mo ngayon, yung katawan mo dati na maskulado, ah, talaga lamang muscle. Muscle man. Macho man. Ah, eh ngayon po ay eh, alam eh. Wala na ho yung mga nagmamasel-masel na katawan eh. Ah. Nakita niyo po ba yung kalagayan ng tao dito po sa mundo? Ah, iba ho nung kabataan. Ay, kwento ko nga sa inyo eh, nung araw, kami ho mga magkakapatid. Ah, kahit anong gising sa amin nung aming mga magulang, pagka kami tulog, ah, nahihirapan kaming gisingin eh. Pero kapag ka po yung aming mga kalaro ng basketball, ha, dadaan na po sa harap ng bahay namin, i-dribble-dribble lang yung bola. Ha, aldag-aldag lang ng bola. O, gigising po kami nun. Yun ang panggising sa amin noong araw eh, yung mga kalaro namin eh, magdi-dribble-dribble ng bola ng basketball sa harap ng bahay namin. Ah, kami hong magkakapatid, babangon na kami at talagang ano na yun, dadayo na po kami ng laro ng basketball noong araw. Yun ang pampasiglaho namin noong araw eh, yung basketball. Kahit po ano, kahit po hindi pa kami nag-aalmusal, hindi pa nagtatanghalian. Ah, kayang-kaya ho namin mag-basketball eh. Eh ngayon po mga magulang at mga kaibigan, ngayon po pag nakakita ko ng bola ng basketball, nanlalata na kaagad ako. Ah, eh kasi yung isip ko gusto pa. Ah, kaya pa eh, pero yung katawan ko eh, ayaw na eh. Nung bisan po eh dito sa subdivision eh, nagpapawis ako eh, shooting-shooting lang. Ah, shooting-shooting lang. Eh di nakaka-shoot pa naman ako. Ah, nakaka-shoot pa naman ako. Eh meron pong lumapit sa akin na gusto kong yayain ng one-on-one. Kasi nakita nakaka-shoot ako sa free throw. Ah, nakikitang may pulso pa ako eh. Lumapit po yung isang may hawak din ng bola, sabi sa akin. Eh kuya, laro tayo, one-on-one tayo. Eh hindi naman ho ganong kalaki yung bata. Ha? Eh, hinahamon na kung mag one-on-one kami. Laro ika tayo, kuya. Ha? Eh, sabi ko, ano na ba kako edad mo? Kuya, ako ika, 15 anyos. Yun ang sagot sa akin nung naghahamon sa akin na one-on-one eh. Sabi ko doon sa kausap ko, amang, parang awa mo na sa akin. Humanap ka na lang ng ibang hahamunin. Ako ay nagmakaawan eh. Ako kakoy 45 anyos na, ikaw eh 15 anyos. Eh maawa ka naman sa akin. Ha? Eh pero nung araw hindi po ako ganoon. Pagka talagang may naghamon eh, sige, laro. Ah, lalo po nung araw yung piso-piso. Lumalabad ako ng piso-piso nung araw. Oh, pusta yelo. Eh, nung araw wala akong inaatrasan eh. Pero nung ako po ay hamulin, noong 15 anyos dito, ako na ho mismo nakiusap, nagbakaaway, amang,
parang awa mo na. Huwag ako, humanap na lang ng iba. Yun ang sinasabi ko na talaga pong itong katawan natin ito, ano eh, may kasiraan, may kamatayan, may kahinaan eh. Kaya kailangan po mapalitan po ng maluwalhating katawan. Ngayon ang ating tanong, eh bakit kailangan pagkalooban ng glorified bodies ang mga sumasampalatayang Kristiyano na binhi ni Abraham na tagalangit? O ito na po yung tanong na ating liliwanagin. Ano dahilan? Basa, 1 Korinto 15:50. Ito pong mababasa natin. Sinasabi ko nga ito mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Ito po pala yung dahilan. Kaya kailangan ang katawan natin ito dito po sa lupa, palitan po ng maluwalhating katawan. Bakit? Ang katawan natin ito hindi po pwede po sa langit. Hello? Sabi po ng talata, ang laman at ang dugo, itong katawan natin ito yan, hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Kaya pagka po tayo, kailangan na pong isama ng Panginoong Hesukristo sa langit, sa kaharian ng Diyos, kailangan po itong katawang ito palitan. Kasi sa rapture po, may mga buhay na daratnan. Tama po ba? Hindi na sila mamamatay pe. Ha? Sa 1 Tesalonica 4:16-17. O balikan ko po, ha? Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakap ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Yung mga namatay kay Kristo, unang mabubuhay na mag-uli. Kasama dyan sila San Esteban, kasama dyan ang mga apostol, kasi namatay yung katawan nila. Ano po? Bagamat nasa langit na espiritu nila, o dito po sa lupa ipagkakaloob yung glorified bodies. O ngayon, sa talatang 17, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakilanman. O nakita po ninyo, sa rapture, mayroon pong mga buhay na daratnan. Ngayon, hindi pwedeng isama sa langit yung mga buhay na daratnan kung hindi papalitan itong katawan natin ito sa kasalukuyan. Amen po ba? Naintindihan po ba ng ating mga kasama? 35 sa YouTube, 48 sa Facebook. Nakuha niyo po yung punto na yon. Yung mga buhay na daratnan, halimbawa tayo, para tayo maisama sa langit, kailangan palitan ni Jesus Christ ng maluwalhating katawan itong ating katawang ito na may kahinaan, may kasiraan, at may kamatayan. Amen! O ngayon, naalala ko lang si Brad Eli. Sabi niya, nagkamali daw si Pablo rito. Diyan sa kanyang sulat na yan. Ba't ikasinama ni Pablo sarili niya dyan? Kung magkagayon, tayong nabubuhay na nakitira. Mali kasi Pablo dyan. Dahil patay na si Pablo. Hello? Ha? Pag magpapahanga si Brad Eli nung araw, ha? Ang tatapakan niya para si umanga, Apostol Pablo. Mali! Si Pablo, dyan sa kanyang sulat na yan. Hangang-hanga nga naman yung mga fanatics kay Brad Eli dahil napamalian si Pablo eh. Bakit di ka isinama ni Pablo ang sarili niya dyan? Ha? Ba't di ka sinabi ni Pablo, tayong nabubuhay na natitira, eh patay na ika si Pablo. Patay na rin yung mga kausap niyang taga Tesalonica. Mali si Pablo dyan. Itutuwid ang kapatid na Suryano. Ayun. Doon na po nabaling kay Brad Eli ang mga miyembro. Kaya naging panati ko kay Brad Eli.
Kasi napamalian ni Brad Eli si Pablo diyan sa talata na yan. Eh, nung ako po ay ano, tumiwalag ako nung 2009. Binalikan ko po yan, pinag-aralan ko, sabi ko, hindi pwedeng mali si Apostol Pablo. Ang mali niya si Brad Eli. O, nung pag-aralan ko po, binuksan ng Holy Spirit ang isip ko, niliwanagan. Kaya pala, ang pagkakasulat, tayong nabubuhay na nakitira. Kasi, ganito yan eh. Kaya, dapat alam mo yung background ng aklat eh. Diyan po sa Thessalonica, nung mga panahon na yon, marami nang namatay. Iniisip nung iba, dumating na ba ang Panginoon? Ba tayo eh, narito pa? Naiwan ba tayo? Ha? Yun ang kanilang mga naisip eh. Oo, sila po'y napuzzled, sila po'y nalilito, dahil, siyempre, sila po'y ano, nagdadamdam dahil namatayan sila. Tama po ba? Ngayon, ang Apostol Pablo, para mapacify ang kalooban ng mga Thessalonica, pinaliwanag niya, ano ba mangyayari sa rapture pag dumating ang Panginoon? Sabay-sabay, lahat ng namatay kay Kristo, bubuhayin mag-uli. Tapos tayong nabubuhay na nakitira. Ba't ganun ang ginamit yung termino tayo? Eh kasi at that time, buhay pa sila. Hello! As simple as that. Yung sulat ng Apostol Pablo intended sa mga buhay na taga Thessalonica. At ang nagsulat, buhay pa si Apostol Pablo that time. Amen! Amen po ba? Ha? Kaya itapon nyo sa basurahan yung naituro ni Brad Eli sa inyo. Tapon nyo sa basurahan. Ha? Pahangalan kasi yun, mali si Apostol Pablo, itutuwid ni kapatid na Soriano. Walang mali doon. Ha? Kasi nung sumulat si Apostol Pablo, buhay pa siya. Nung sulatan niya yung mga taga-Thessalonica, buhay pa rin sila. Amen po ba? Nagkakaintindihan po. O wala yan sa Hadel. Naku! Nagsasayang kayo ng oras sa Hadel. Sinasabihan ko na kayo. Sayang ang oras nyo dyan sa Hadel-Hadel na yan. Sayang din yung inaabuli nyo pa dyan. Mayaman na yung bagong leader nyo. Huwag nyo nang payamanin pa. Hello! O ngayon, sa kasalukuyan po, yung mga espiritong nasa langit, wala pa silang maluwalhating katawan. O, ano ang ginagamit ilang katawan sa langit kung wala pa yung maluwalhating katawan? Basa, 1 Korinto 15:40 hanggang 44. Tingnan nyo po. Ang mga apostol, si San Esteban, ang mga unang Kristiyano, nasa langit ang espiritu nila. Paano ang kanilang kalagayan doon? Basahin natin. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Tatapot iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Iba ang kaluwalhatian ng araw at iba ang kaluwalhatian ng buwan at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Gayon din naman ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Itinatanim na may kasiraan, binubuhay na mag-uli na walang kasiraan. Itinatanim na may pagkasiphayo, binubuhay na mag-uli na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na mag-uli na may kapangyarihan. Ano dapat nating maintindihan? Wala pa pong glorified bodies yung mga espiritu nasa langit. E doon pala sa langit, may katawan naman na ukol sa langit. Hello? Naintindihan niyo po ba yon? Yung mga espiritong nasa langit, sa kasalukuyan, may mga katawang ginagamit sila. Hindi pa yun ang glorified bodies. Amen. Kasi ang glorified bodies, ipagkakaloob sa rapture ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga si Apostol Pablo, nung dalhin sa langit eh, ano sabi niya?
nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Sa katawan, iwan ko. Sa labas ng katawan, iwan ko. Diyos ang nakakaalam. Anong siya makarating sa langit? Alam niya, mayroon siyang katawang ginamit dun eh. Pero hindi niya mawari kung anong katawan yun. Hello? Wala uli sa hadal yan. Ha? Wala sa hadal. Sayang ang oras niya sa hadal na yan. Hindi niyo po matututunan yung mga ganitong ating tinatalakay dito. Ikalawang Korinto 12 yung aking binanggit na naranasan ng Apostol Pablo nang siya'y dalihin sa ikatlong langit. Meron siyang katawan eh, na ginamit dun eh, nung siya makarating eh. Eh, alam ng Apostol Pablo, hindi pa yun yung glorified body. Nagkakaintindihan po. Ha? Naintindihan niya po ba yan? Mayroong katawang ukol sa langit. Ang mga anghel, ha? May katawan ng mga anghel. Nagkakaintindihan po. O, sige, ang alam nyo, ang alam ng marami, espiritu ng mga anghel. Tama! Pero kahit sila espiritu, yung katawan nila, ha? Superior yon sa katawan natin dito sa lupa. May kausap po ba si Brother Willie? Ha? Ang mga anghel, espiritu. Pero noong pumunta kay Abraham, di ba nakita ni Abraham? Pinakain pa nga ni Abraham eh. Tama po ba? Naintindihan niyo po ba yon? Kasi yung mga anghel nasa langit, may katawang ukol sa langit. Hindi may katawan ng mga anghel. Hello? Yung mga nasa YouTube, naintindihan niyo po? Yung mga nasa Facebook Live, naintindihan niyo po ba? Yung mga nasa langit, may katawan sila doon. Yung mga anghel, may katawan. Bakit may katawan? Hindi ba si Satanas, siya po'y fallen angel? Hindi ba siya po ay ano, tatanikalaan? Ilalagay sa bilangguan. Paano matatanikalaan? Paano mailalagay sa bilangguan kung walang katawan si Satanas? Naintindihan niyo po ba yon? Hindi po ba yung mga anghel pag nagpakita ang damit ay puti, maliwanag? Noong mamatay si Jesus Christ, may nakitang anghel sa libingan niya. Nagliliwanag yung damit nung anghel. Paano nakakapagdamit kung walang katawan? Hello? Hello? May kausap pa po ba si Brother Willie? Hindi ba may suot na damit na puti yung mga anghel? Paano maisusuot yung damit na puti kung walang katawan yung anghel? Si Satanas, fallen angel, paano siya igagapos ng tanikala? Paano siya ilalagay sa bilangguan kung wala siyang katawan? Naintindihan po ba ng ating mga kasama? Kailangan po ang mga sumasampalatayang Kristiyano mapagkalooban ni Jesus Christ ng glorified bodies. Kasi sa langit, sa kaharian ng Diyos, hindi po pwedeng makapasok ang katawan nating ito na may laman at may dugo. Nagkakaintindihan po. Noong ngayon, ano pa isang dahilan? Kaya kailangan nating magkaroon ng glorified bodies. Tayong mga Kristiyano, basa! Ikalawang Timoteo 2:12. Ganito po ang nakasulat. Kung tayo'y mangagtiis,
Manghahari naman tayong kasama niya. Ayoong mga Kristiyano po, nagtiis, ha? Maraming mga pag-uusig, maraming mga pagsubok, ha? Eh, nagtiis ang mga Kristiyano. Anong sabi? Kung tayo'y managtiis, dahil sa Panginoong Hesukristo, tayo po'y nagtiis. Maghahari naman tayong kasama niya. Si Jesus Christ maghahari sa darating na panahon. Ang mga Kristiyano, makakasama niya sa paghahari. Amen! Ano po yung tinutukoy na yan na paghahari ni Jesus Christ? Kasama tayo dyan. Apokalipsis 20 at 4. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwan ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yung palang paghahari ng Panginoong Hesukristo. Yan po pala. Magaganap yan sa loob ng 1,000 taon. Maghahari si Jesus Christ, tayo pong mga Kristiyano makakasama sa paghahari ni Jesus Christ sa millennium. 1,000 taon yan. Paano ka tatagal sa 1,000 taon kung wala kang maluwalhating katawan? Tama po ba? Tama po ba? Kaya bibigyan tayo ng glorified bodies ng Panginoong Hesukristo kasi isasama niya tayong maghari dito po sa buong mundo for 1,000 years. Amen! Pwede ho bang mag-amen yung mga naintindihan yan? Kaya may pangangailangan na palitan ang ating katawang ito sa kasalukuyan. Nagkakaintindihan po. Kaya kailangan mapalitan ng maluwalhating katawan. Kasi hindi tayo makakasabay kay Jesus Christ sa paghahari sa 1,000 years kung ang katawang ito ang gagamitin natin sa millennium. Amen! Nagkakaintindihan po. Anong katunayan ng paghahari nga ni Jesus Christ sa 1,000 years? At dito yan, sa mundo, basa, sa Judas 1:14-15. At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam na nagsabi, narito dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal. Sa rapture po, yung mga banal kukunin, isasama. Tama po, ipagsasama ng Panginoon yung kanyang mga banal. Rapture po yan. Ngayon, ito pong sinasabi sa talata ni San Judas 1:14, narito dumating ang Panginoon kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal. Iba naman pong pangyayari yan. Naintindihan niyo po ba? Iba yan sa rapture. Yung rapture, kukunin yung mga banal. Isasama ni Jesus Christ. Ito naman, nakitang dumating ang Panginoon dito po sa mundo, kasama ang laksa-laksang banal. Tuloy sa 15. Upang isagawa ang paghuhukom sa lahat at upang sumbatan ng lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kanya ng mga makasalanang masasama. O yan po yung sinasabi nating paghahari ni Jesus Christ sa loob ng 1,000 taon. Dito po yan magaganap sa sanglibutan.
Sa buong mundo po iyan. Amen! Amen po ba? Kaya kailangan meron tayong maluwalhating katawan. Ngayon, sa paghahari po sa loob ng 1,000 taon, ano pa po ang isa pang dahilan kaya kailangan nating may maluwalhating katawan? Basa, 1 Corinto 6:3. Hindi ba ganinyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? Sa 1,000 years, maghahari tayong kasama ni Jesus Christ. Ngayon, ang mga anghel pala, hahatulan din ng mga Kristiyano. Ang mga anghel, mapapasa ilalim ng paghatol ng mga Kristiyano. O ngayon, naalala ko ulit si Brad Eli. Pasensya na po kasi maraming itinuro si Brad Eli na mali. Ha? Ano sabi ni Brad Eli? Kasi kaya hahatulan natin ng mga anghel, hindi pa kasi mga subok yung mga yan. Mayroon pa ikang mga anghel na magre-rebuild sa Diyos, sa hinaharap. Hello! Kaya itong mga miyembro ng grupo ni Brad Eli, nauto niya, saka nabilog niya mga ulo. Kaya, Sister Luz, darating ang araw, dadaan sa paghatol mo si Anghel Gabriel. Bakit naman po, Brad Eli? Eh kasi dapat magpaliwanag si Anghel Gabriel sa atin. Ano ginawa niya kay Zacarias at kay Maria? Natandaan niyo po yun. Bakit ikaw, Brad Eli? Eh, tinan niyo ikaw, pag-aralan niyo mga kapatid. Si Zacarias, yung tatay ni Juan Bautista, nagtanong lang kay Anghel Gabriel, abe, ginawang pipi ni Anghel Gabriel. Kasi binabalita ni Anghel Gabriel, magkakaanak sila ng kanyang asawang si Elizabeth, si Juan Bautista ngayon. E nung magtanong itong si Zacarias, ginawa siyang pipi ng Anghel Gabriel. Pero ikaw, tinan mo, Sister Luz, nung puntahan naman ni Anghel Gabriel, si Santa Maria, at ibinabalita namang magsisilang siya ng sanggol, yun nga si Jesus. Nagtanong din si Maria, abe, nagpaliwanag yung Anghel Gabriel. Hindi niya ginawang pipi si Santa Maria. Hindi ba ika, Sister Luz, parang naging unfair dyan si Anghel Gabriel? Hello? Natandaan ko yan eh. Minamarka ni Brad Eli injustice yung ginawa ni Anghel Gabriel. Bakit parang kumiling, nagpakita ng pagkiling, naging bias itong si Anghel Gabriel kay Santa Maria. Samantalang kay Zacarias, nagtanong lang din, ginawa ng pipi. Hello? Hello? Naintindihan niyo po ba? Di ba yan ang argumento ni Brad Eli? O kaya ikaw, Sister Luz, pagdating ng 1,000 taon, si Anghel Gabriel, kailangan magpaliwanag sa atin. Ayun, kaya yung mga miyembro, ang yayabang, dadaan kayo sa aming paghatol kayong mga anghel. Mali po iyon. Nakamatayan ni Brad Eli yung kanyang maling paniniwala na yan. Unang-una po, hindi naman naging bias si Anghel Gabriel kay Santa Maria at siya naman ay naging marahas kay Zacarias. Pag hindi mo alam yung katwiran, pwede kang mapaikot ni Brad Eli, pwede niyang mautukan na oo nga, kailangan magpaliwanag sa atin sa 1,000 taon si Anghel Gabriel. Eh ngayon po, hindi na ho kailangan hintayin pa 1,000 taon para maintindihan niyo po yan. Ganito po yan, yung Zacarias, iba naman kay Maria yun. Si Zacarias, saserdote. Saserdote po yung Zacarias. Si Maria, walang alam sa kasulatan.
Kaya noong nagtatanong itong Zacarias kung paano magkakaanak, hindi siya natiis ni Anghel Gabriel, ginawa siyang pipi kasi nagpakita si Zacarias ng pag-aalilangan at kawalang pananampalataya sa Diyos. Amen. Amen po ba? Bakit? Eh kasi dapat si Zacarias noong ibinabalita ng Anghel Gabriel yung gagawin ng Panginoon, dapat wala lang tanong-tanong. Bakit? Eh si Abraham ganun din eh. Ha? Walang anak si Abraham, pero sumapalataya si Abraham. Wala ang tanong-tanong kung paano siya magkakaanak. Amen po ba? Amen po ba sa mga naintindihan? Yung ipinakita ni Zacarias na sinagtanong sa anghel na nagbabalita sa kanya, pinakita niya, nag-aalinlangan siya. Ha? Pinakita niya, wala yung kanyang pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos noon. Sa panahon ng matandang tipan, nandyan na yung kwento ni Abraham. Ba't nahirapan pa si Zacarias na paniwalaan yun? Nagkakaintindihan po. O ngayon, kay Maria, wala kang hahanapin kay Maria. Hindi naman niya nabasa buong ano eh, buong kasulatan eh. Kaya magkaiba sila ng level. Tama po ba? Amen po ba? Ha? Ayan, may pumapalakpak. pwede ba namang ipantay si Maria dito kay Zacarias? Eh, ang kaalaman ni Zacarias eh, basa niya ang kasulatan. Saserdote yan eh. Kaya si Anghel Gabriel, pagdating kay Maria, naging matyaga. Ipinaliwanag ng Anghel Gabriel kung ano ang mangyayari, kung ano yung proseso sa mangyayaring pagbubuntis ni Maria sa Mesiyas. Amen! Sulit po ba yung inyong pakikinig ngayong umaga? Ha? Sulit po ba? Wala sa huddle niyan. Ha? Wala ho sa huddle lang ganyan. So, ngayon, ang paghahari ni Jesus Christ sa millennium, sa 1,000 taon, dito po yan mangyayari sa mundo, sa buong mundo. O ngayon, saan ang seat of power ng paghahari ng Panginoong Jesucristo? Saan ba mag-e-emanate ang paghahari ni Jesus Christ sa buong mundo? Basa, Zacarias 8:20-22. Ganito po ang ating mababasa. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mangyayari pa na darating ang mga bansa at ang nagsisitahan sa maraming bayan at ang nagsisitahan sa isang bayan ay paroroon sa isa na magsasabi magsiparoon tayong madali na ating hilingin ang ligap ng Panginoon at hanapin ang Panginoon ng mga hukbo. Ako man ay paroroon. Pag binasa po nung araw yan, hanggang 21 lang. Pagkatapos basahin, mga kapatid, may pasalamat po tayo sa apalit Pampanga. Kayo ho ba ay pupunta, dadalo sa pasalamat para hanapin ang lingap ng Panginoon? Ano po sagot niyo, mga kapatid? Ako man ay paroroon sa apalit Pampanga. sa apalit Pampanga po ba yan? O sa talatang 22? Oo, maraming bansa at mga matibay na bansa ay magsisiparoon upang hanapin ang Panginoon ng mga hukbo sa Jerusalem at hilingin ang lingap ng Panginoon. Nasaan po ang Panginoong Hesus pagka po siya maghahari na sa buong sanglibutan sa 1,000 taon? Nasaan po si Jesus Christ? Nasa Jerusalem. Yun ang seat of power ng Panginoong Hesukristo sa millennium. Amen! Bakit po sa Jerusalem? O dun po sa Lucas 1:32. Ito po yung sinabi ng Anghel Gabriel.
kay Santa Maria. Kaya po Jerusalem ang seat of power. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang lukluka ni David na kanyang ama. Yun po yung propesya nung Anghel Gabriel. Ito yung magaganap sa Panginoong Jesucristo. Ano po yun? Ibibigay ng Panginoong Diyos sa kanya, kay Jesus Christ, ang lukluka ni David, ang trono ni David. O saan ho ba si Haring David naghari? Saan ho ba ang trono ni Haring David? Hindi po ba sa Jerusalem? Hindi po ba si David ay hari sa Israel? Amen! Amen po ba? Sa mga nasa Facebook at YouTube, naintindihan niyo po ba? Alam na ba natin ang millennium, ang paghahari ng Panginoong Jesucristo sa loob ng 1,000 taon sa buong mundo yan, sa buong sanglibutan? Saan ang kanyang seat of power? Sa Jerusalem. Kasi yun ang sinabi ng Anghel Gabriel, ibibigay ng Panginoong Diyos sa Mesiyas, kay Jesus Christ, ang luklukan ni David na kanyang ama. Kaya kailangan sa 1,000 taon, meron tayong glorified bodies. Kasi 1,000 years po yan. Makakasama tayong maghari ni Jesus Christ for 1,000 years. Tapos po, yung mga anghel, hahatulan ng mga Kristiyano. O ngayon, yung salitang hahatulan, balikan ko lang, ang Greek word noong salitang ginamit ay krino. Yung salitang hahatulan sa Tagalog, sa salitang Griego po ay krino. K-R-I-N-O, krino. Ang ibig sabihin po ay to govern or rule. Krino. Ano ibig sabihin kung itatama natin ng salin sa 1 Korinto 6:3? Yung hahatulan, ang ibig sabihin po sa tamang salin, ating pamamahalaan ng mga anghel. Tayong mga Kristiyano ang mag-govern. Tayo ang mag-rule over angels. Amen! Kasi, hindi naman ho totoo yung magre-rebelde pa yung mga anghel ng Diyos ngayon. Itong mga anghel ng Diyos, sa kasalukuyan, ito po ay mga nasubok na ng Panginoon. Tandaan natin, nung magrebelde itong Lucifer, ang nakuha niyang kakampi, 1/3. Hindi na yun nadagdagan, hindi na rin nabawasan yun. Yung naiwan sa Diyos na 2/3, yun na po yung mga tapat sa Diyos. Hindi na rin po nadagdagan, hindi na rin nabawasan. Amen! Amen po ba? Kalimutan nyo na po yung naituro ni Brad Eli na yung mga anghel ng Diyos may magre-rebelde pa, kaya kailangang hatulan, magpaliwanag si Anghel Gabriel. Hindi po ganun. Ang mga Kristiyano sa 1,000 years, kasamang naghahari ni Jesus Christ. Kaya yung mga anghel, nasa ilalim ng paghahari, pamamahala ng mga Kristiyano. Amen. Kumbaga sa kung kayo po'y nakaka-attend ng hearing sa korte, si judge, tama po, nasa courtroom. May mga pulis sa courtroom. Tama po, obligadong sumunod sa ipinag-uutos ni judge. Pag sinabi ni judge, o mga pulis, yung baril nyo, huwag nyo ipasok dito sa courtroom. Tama po ba? Obligado po bang sumunod yung mga pulis? Obligado. Kasi si judge yun eh. Ganon din po sa 1,000 years.
Ang mga anghel, sila ang armed forces ni Jesus Christ. Ha? Sila yung mga pulis, mga sundalo, o yung mga Kristiyano, sila yung magbibigay ng order dito sa mga anghel. Amen! Amen po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Ang paghahari ni Jesus Christ dito po sa sanlibutan sa 1,000 years. Maghahari si Jesus Christ mula sa Israel. Ang kanyang seat of power sa Jerusalem. Paghaharian ni Jesus Christ ng mga Kristiyano, lahat ng mga tao dito po sa sanlibutan sa panahon ng 1,000 taon. Tapos po, nandyan din naman po yung mga anghel na tatanggap ng order. Ha? Yung mga anghel, eh, pamamahalaan din ng mga Kristiyano, paghaharian din ng mga Kristiyano. O ngayon, eh, yung tungkol po dyan sa 1,000 taon ng paghahari ni Jesus Christ, Brother Willie, ano ba ang masasaksihan dyan? Ha? Ito, Zacharias 8:3-5. Ito ang masasaksihan sa 1,000 years. Ganito ang sabi ng Panginoon, ako'y nagbalik sa Sion at tatahan ako sa gitna ng Jerusalem at ang Jerusalem ay tatawaging bayan ng katotohanan. At ang bundok ng Panginoon ng mga hukbo, ang banal na bundok. Tuloy. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tatahanan pa ng mga matandang lalaki at babae ang mga lansangan ng Jerusalem. Bawat tao na may kanyang tungkod sa kanyang kamay dahil sa totoong katandaan. 5. At ang mga lansangan ng bayan ng Jerusalem mapupuno ng mga batang lalaki at babae na naglalaro sa mga lansangan niyaon. Sa 1,000 years po yan, magagana. Ano po yon? Sa Israel, sa Jerusalem, marami ron mga matatanda. Ha? Nasa kanilang ano, katandaan. Mga bata, marami din. Bata at lalaki. Batang lalaki, batang babae. Naintindihan po ba ng mga kasama natin? Ha? Maraming tao sa 1,000 years. Maraming matatanda, maraming mga bata. Naglalaro pa yung mga bata sa mga lansangan. Yung mga matatanda, gagamit pa ng tungkod. Dahil sila eh talagang yung kanilang katandaan ay lubos yung katandaan nila. Ano ibig sabihin? Sa 1,000 taon, maraming pong mga tao. Maraming ipapanganak. Ha? Sa 1,000 years, yung paghaharian ni Jesus Christ. Bakit? Eh kasi doon po ipagpapatuloy yung plano ng Diyos na sinabihan ng Diyos si Adan at Eva noong hindi pa sila nagkakasala, kayo'y magpakarami at magpalaanakin. Hello? Hindi nagawa yan ni Adan at Eva na ang dapat na dumami yung mga matutuwid. O ngayon, sa 1,000 years, yun po ang gagawin. Manganganak ng manganganak ang mga tao na pinaghaharian ni Jesus Christ ng mga Kristiyano sa 1,000 years. Amen! Amen po ba? Ha? Walang family planning sa 1,000 years. Ang gusto ng Diyos, dumami ng dumami yung mga matutuwid. Katunayan po, sa isang talata ng Isaiah 65:19-20, na ganyan nga po mangyayari. Maraming mga matatanda, maraming mga bata sa 1,000 taon. At ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligaya sa aking bayan. At ang tinig ng iyak ay hindi na maririnig pa sa kanya o ang tinig man ng daing.
Hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay. O ngayon po, sa kasalukuyan, may mga sanggol na mamatay. Tama po ba? Ha? Anong ipanganak, patay na. Misa sa loob pa ng sinapupunan, patay na. Hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay o ng matandaman na hindi nalubos ang kanyang mga kaarawan. Sapagkat ang bata ay mamamatay na may 100 taong gulang at ang makasalanan na may 100 taon ng gulang ay susumpain. Sa 1,000 years po, ang buhay ng mga tao magiging mahaba. Pagka ang edad ng buhay mo, inabot lang ng 100 taong gulang sa 1,000 years, ikaw po yung bata. At ikaw po ay kasama sa mga sinumpa. Hello! Di po ba ngayon yung makaabot ng 100 taong gulang, napakahirap na? Parang imposible na na umabot pa ng 100 taong gulang para ikaw ay makatanggap pa ng centenarian na ipinagkakaloob ng gobyerno, ha? Yung 100,000 pesos, tama po. Pero sa millennium, sa 1,000 taon, pagka ikaw, ang buhay mo, inabot lang 100 taong gulang, ikaw yung bata. Ang tawag sa iyo, bata. Tapos, ikaw ay kasama sa mga sinumpa. Kasi, 100 years old lang ang inabot ng buhay mo, eh. Pagka po kasi sa 1,000 taon, nandyan yung Kristong Hari, hindi mo kinikilala. Ha? Mamamatay ka, 100 years old ka lang. Ha? Meron pa rin kasing free will ang mga tao sa 1,000 years. May mga ipapanganak dyan, tatanggi pa rin kay Jesus Christ. Aayawan pa rin kilalanin si Jesus Christ. Yung mga ganyan na tumatangi kay Jesus Christ, bibigyan pa ng ng ganong panahon, 100 taon para sila magsisi. Pero pagka hindi magsisisi, mamamatay sila. 100 years old. Tama po ba? O ngayon, pagka naman merong mga gumagawa ng mga heinous crime, yung talagang mga gumagawa ng matitinding mga kasamaan, may death penalty sa 1,000 years. Sa Lucas 19 at 27. O, tingnan niyo po ang sabi po rito ng Kristong Hari. Yung kanyang decree. Tatapwat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila. Dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. May death penalty po sa 1,000 years. Death penalty sa mga ayaw kumilala kay Jesus Christ at gumagawa ng mga matinding kasamaan. Kung papaano sa Israel nung araw, may death penalty ipinapatupad sa mga gumagawa ng mga paglabag sa utos ng Diyos. Masasamang tao sila. Pinapatay sa panahon ng Israel, sa panahon ni Moises. Tama po ba? O sa 1,000 years, nandiyan si Jesus Christ, ang Kristong Hari. Hindi ka kumikilala sa Kanya. Hindi ka sumasampalataya. Gumagawa ka pa ng mga kasamaan. Ito ang sabi, ito hatol ng Kristong Hari. Ang aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. Kaya, mga magulang at mga kaibigan, meron na po ba tayong idea sa 1,000 years? Sa 1,000 years, si Jesus Christ maghahari. Tayong mga sumasampalatayang Kristiyano, maghahari na kasama ni Jesus Christ. Kasi tayo po yung mga binhi ni Abraham na gaya ng mga bituin sa langit. Ngayon, yung binhi ni Abraham na gaya ng mga buhangin sa tabi ng dagat, sila po yung mga paghaharian sa 1,000 years. Amen! Amen po ba? Pwede po bang mag-amen yung mga naintindihan yan? Mag-amen naman yung mga nasa YouTube, yung mga nasa Facebook. Dalawa ang binhi ni Abraham
Iyong isang binhi na sindami ng buhangin sa tabi ng dagat, sila po yung mga paghaharian sa 1,000 years. Dadami ng dadami, manganganak ng manganganak. Ngayon, yun namang binhi ni Abraham na tagalangit, o kasama tayo dyan, yung mga sumasampalataya kay Jesus Christ. Ha? Kasama tayo dyan. Kasi lahat ng sumasampalataya kay Jesus Christ, nag-umpisa kay Abel. Hello? Umpisa kay Abel hanggang sa atin sa panahong ito. Lahat sila, ha? Eh, mga binhi ni Abraham na tagalangit makakasama sa 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Hesukristo. Maliwanag po ba yan? Si Brad Eli, litong-lito dyan eh. Hindi alam eh kung saan ilalagay si Abel, si Noe, si Abraham. Nagka-windang-windang si Brad Eli dyan pagka pinapaksayang 1,000 taon na yan. O tayo po, naintindihan po ba natin? Yung binhi ni Abraham na tagalupa, sila yung paghaharian sa 1,000 taon. Ha? Pararamihin ng pararamihin. O ngayon, yung binhi ni Abraham na tagalangit, tayong mga Kristiyano yan. Ha? Kasama rin yung mga nag-uumpisa pa kay Abel. Ha? Naintindihan po ba natin? Kaya walang ando dyan, walang malabo dyan eh. Pero pag sa Hadel kayo pupunta, sa Hadel, na kayo eh bubula-bulahi lang doon at magpapahanga lang yung bagong leader, sayang ang oras nyo doon. ngayon, ang tanong natin ganito, may katunayan ba sa Biblia na sa millennium ay mayroong 2 uri ng mga taong magiging dapat sa Diyos? Ano yung sinasabi nating 2 uri? Yun nga yung may pinaghaharian at meron namang naghahari kasama ni Jesus Christ. O meron bang patunay sa Biblia na talagang 2 klase talaga yung nandiyan sa millennium na magiging dapat sa Panginoong Diyos? Ha? O yan ang ating itutuloy next Sunday. Yan na po yung isa pang ating ipagpapatuloy kung looloobin ng Panginoon. Okay po?